Alam ko na na tayo may sarili-sariling hidden talents. Pero tingnan natin kung kaya na itong ginagawa ko. Kaya niyo yun, isang side lang. The read rejected by Soto! Isa na namang kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. Kay Soto is not yet in the caliber of Kristaps Porzingis, who is known to be a very good three-point shooter who can drain from the parking lot. Hindi pa siya ang Hakeem Olajuwon na seamless at napaka-smooth ang mga moves sa loob ng painted area. Nor hinaplay sa Kareem Abdul-Jabbar na kilala sa kanyang unstoppable hook shots. At lalong hindi pa siya ang Nikola Jokic na kakapanalo pa ng NBA MVP last season, who's known to be a playmaker. Pero si Kai Soto ay isang student of the game and it shows sa kanyang style of play na makikita natin ang mga glimpses sa mga moves ng apat na mga legendary players. Pero ang tanong, meron bang katotohanan ang mga ito? Well, yan ang ating tatalakayin in this video. But before that, meron po tayong pag-giveaway. Get the chance to win this brand new iPad just by watching this video from start to finish without skipping. At pag-aabot na tayo ng 100,000 subscribers, ay ipamimigay na namin ang aming napakagandang giveaway. Gusto mo bang manalo sa ating promo? Well, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, like this video, and share it sa mga social media sites. And lastly, don't forget to make a positive comment about our video and done. You can be the lucky winner. But wait, pakisubscribe na rin sa ating bagong channel na My Sports Balita para sa mga mahilig sa sports, hindi lang sa basketball. Peace out! Earlier sa basketball career ni Kai Soto sa Amerika ay palagi niyang sinasabi sa mga interviews na isa sa kanyang mga idols sa NBA ay si Kristaps Porzingis at ito ang player na palaging ikinong para sa kanya. Well, no one can question naman dahil sa height pa lang ay magkasintangkad lamang sila and in terms of mobility ay mukhang makatulad lang. But the biggest comparison is their ability to hit shots from the three-point area. Na nung high school pa lang si Kai Soto ay talagang tumitira na siya sa labas. And that's the reason kung bakit marami ang nakukumpara sa laro ni Kai Soto sa laro ni Kristaps Porzingis. In other words, ay hindi tayo ang unang nag-compare ni Kai Soto kay Kristaps Porzingis na sabi mismo ni Kai Soto na malaki ang influence ni Kristaps Porzingis sa kanyang style of play. And it shows naman the way Kai Soto plays. But make no mistake about it. Kai Soto is not yet in the caliber of Kristaps Porzingis in terms of shooting from beyond the three-point line. Kai Soto is still a developing three-point shooter. But wala naman tayong problema dyan dahil napakabata pa ni Kai Soto and it's normal for a basketball player na mahina pa sa tira sa labas early sa kanyang career. But as they mature ay more often than not ay madedevelop na nila ang kanilang outside shooting. Then marami rin ang nasasabing si Kai Soto na ang the next coming of Hakeem Olajuwon na sa kanyang ipinakitang move noong nasa youth team pa siya. Na kung saan pinakitaan niya tayo ng isang malupitang dream shake na napaka-effortless and natural tingnan and we are like watching a Hakeem Olajuwon clone. Even si Dwight Howard noong nagkaroon siya ng training session with Hakeem Olajuwon ay nahihirapan itong i-execute ang dream shake move that was popularized by Hakeem Olajuwon giving him success sa kanyang basketball career. After that, ay napakarami nang bumilib ni Kai Soto at marami na kumbinsi na talagang pang NBA na si Kai Soto. Dahil ang dream shake ay hindi madaling move and it needs a lot of skills and talent to pull off a perfect dream shake na sa kasaysayan ng basketball ay si Hakeem Olajuwon pa yata ang gumawa day in and day out. But with Kai Soto, who is inches taller than Hakeem, ay napaka-basic lang niya ang dream shake. And to think na napakabata pa si Kai Soto during that time. Maybe 16 years old pa ata. And yet, he can do that move only tells us kung gaano ka-skilled big man si Kai Soto. But again, Kai Soto is not yet in the caliber of Hakeem Olajuwon. But it is also true na kaya niya ang mga moves ni Hakeem Olajuwon
prompting many fans to label Kai Sato as the next Hakeem Olajuwon. At hindi lang yan, dahil napakatangkad ni Kai Sato at meron pa itong magandang hookshot that looks perfect in form, ay marami ang nagsasabing nakikita raw nila ang laro ni Kareem Abdul-Jabbar sa laro ni Kai Sato. Wah, hindi naman ipakakaila na kaya talaga ni Kai Sato ang mga hookshots. Kaya lang, kulang pa ito sa consistency at hindi pa niya gaanong na-maximize during actual games. Pero kung sa skills lang, ahanap ito si Kai Sato dahil pati hookshot ni Kareem ay kaya rin niyang gawin. And as anyone who plays basketball kung gaano kahirap gawin ang hookshot, and for sure lahat sila ay sasabing napakahirap itong gawin. Now it's a handed shot and it's very hard to control the trajectory of the ball kung isang kamay lang ang gagamitin at naka-angle ka pa sa ring when taking a hookshot. The floater is even easier dahil a floater is made facing the basket, so kitang-kita mo ang ring. Unlike sa hookshot na usually ay naka-back of the basket ang isang player before taking the hookshot. Pero kahit ano pa kahirap sa move na ito, ay napaka-basic lang ito para kay Kai Sato, and he showed it sa kanyang mga practices at talagang binigyan nila ng pansin na ma-develop ang kanyang hookshot. And it's a big weapon against bigger and taller competition dahil ang hirap tapalan kapag nag-hookshot ang isang manlalaro. And to think na isang legit 7'3 player si Kai Sato ay imposibleng merong makakablock sa kanyang hookshot. So it is very evident na totoong kaya ni Kai Sato ang mga moves ni Kareem Abdul-Jabbar, kaya lang malayo pa rin si Kai Sato sa caliber ni Kareem. Then we have the coach of NBA G League na gusto daw niyang gawin si Kai Sato na parang Nikola Jokic. At yun rin ang nakita ni Coach Derek Rucker ng NBL. At meron naman talagang reason for Kai Sato to play like Nikola Jokic dahil sa kanyang dribbling ability, sa kanyang vision, and the most especially sa kanyang passing ability, not to mention his scoring threat kahit sa ang parte siya sa court. But to say na isang NBA MVP caliber player na rin si Kai Sato katulad ni Nikola Jokic is still a dream. Napakalayo pa ni Kai Sato na makuha ang level ng laro ni Nikola Jokic. But if there's one thing na sigurado tayo about Kai Sato, ay ito ang kanyang ability to make difficult moves look easy and natural. Mapa-dream shake pa yan, mapa-hookshot pa yan, mapa-3-point shot pa yan, or making plays for his team ay kayang-kaya yan ni Kai Sato. And this is the reason na lahat ng mga nakakikita first hand ni Kai Sato sa mga practices ay all in unison sa kanilang opinion. They all think na napaka-skilled player si Kai Sato. Ang kulang na lang ng Kai Sato is for all his skills to be seen sa buong mundo. And by the time na maipakita na niya ang kabuuan ng kanyang basketball skills, ay tsaka gugulatin niya ang mundo. At huwag magpahuli dahil baka magugulat na lang kayo sa mga bagong balita. At kung nagugustuhan niyo ang ating channel, ay huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button at pati na rin ang notification bell upang updated kayo sa mga nakakagulat na balita. Salamat and see you around! Kaya na mga kagulat-gulat na araw sa inyong lahat. Sino ang nagsasabing hindi karapat-dapat si Jalen Green bilang number 2 pick overall in this year's NBA draft? Well, Jalen Green announced his entry to the NBA with a record-breaking performance. Nagtala si Jalen Green ng 30 points, which is a franchise record for a rookie para sa Houston Rockets. At nakuha ni Jalen Green ang most 3 points made by a rookie sa buong kasaysayan ng Houston Rockets by shooting an unbelievable 8 out of 10 from the 3-point area. Ito ang pangatlong laro ni Jalen Green and it seems na nalilimutan na ng mga Rocket fans ang pagkawala ng kanilang superstar na si James Harden. Sino ba naman ang hindi makakalimot kung mayroong isang Jalen Green na napakabata pa at gumagawa na ng 2 record sa kanyang pangatlong laro pa lang? And Jalen Green did it in style. Sa isang play ay nag-buzzer beater pa nga itong si Jalen Green na parang isang logo shot na contested pa. But yet it found the bottom of the net, and if that is not enough, ay ginulat pa ni Jalen Green ng 2 beses ang superstar ng Boston Celtics na si Jason Tatum. At muntik pang ma-posterize sa 2 vicious dunks ni Jalen Green to the delight of the cheering crowd. Jalen Green was a picture of consistency through the game,
kaya lang talo pa rin sila sa napakalakas na team ng Boston Celtics. But if there is one takeaway sa game na ito, ay ito ang kanyang ability to shoot the ball is legit. Dahil sa first quarter pa lang ay meron ng 3 three-point shot si Jalen Green at nakuha na ang kanyang range sa three-point area at hindi na ito napigil pa. Dinagdagan pa yan ni Jalen Green ng 9 points sa second quarter at sa second half ay hindi lang outside shooting ang kanyang pinakita kundi ang kanyang mga dunks na isa sa mga dahilan kung bakit nakilala si Jalen Green. At meron pang mga difficult drives to the basket na talaga namang mapapawaw ka. Pero ang tanong, saan kaya kayang dalhin ni Jalen Green ang Houston Rockets? Well, yan ang ating aabangan this season. Dahil kung skill level lang ay hamak na napakagaling nitong Filipino-American na si Jalen Green. PBA is alive. Ito ang pinagmalaki ng PBA after a very successful semifinal series between San Miguel and TNT sa isang bracket at sa kabilang bracket naman ang Magnolia versus Biralco which recorded staggering numbers in terms of views on live streaming. Pero nagulat at nabigla pa rin ang mga PBA fans sa ginagawang harap-harapang recruitment ng Japan B-League sa mga established stars ng PBA. At dahil dito, the PBA cries foul and wanted to sit down with the other professional leagues upang mahinto na ang pag-recruit ng mga players from the PBA, especially those players na merong live contract. Pero hindi lang yan. Nabigla at nagulat rin ang mga PBA fans dahil sa napaka-physical na finals game between Magnolia and TNT. Na kung saan sa Game 3 ay napakaraming issues at dahil dito ay under review na ang Game 3. And anytime soon ay malalaman na natin kung ano ang verdict ng PBA. So far isang referee na ang pinatigil at hindi na makakapag-officiate sa All Filipino Finals. Nabigla at nagulat rin ang mga PBA fans sa rookie sensation ng TNT na si Michael Williams na kung saan tinawag ni Magnolia coach Chito Victorero as NBA caliber player. Michael Williams made history sa Game 3 by converting 10 threes, the most for a losing team in the finals history. At nabigla at nagulat rin ang mga PBA fans sa nangyaring injury ni Troy Rosario na kung saan nagkaroon ito ng dislocated finger and spinal shock that will prevent Troy Rosario to play para sa mga nalalabing laro sa best of 7 finals. At nabigla at nagulat rin ang mga PBA fans sa tweet ni MVP na sinasabing worst officiating daw. Although hindi naman sinabing ang Game 3 ang worst officiating, but many believes na ito ang kanyang ibig sabihin. At hindi lang yan, pati si Poy Aram ay nagpost rin sa social media with his displeasure sa isang Magnolia player who according to Poy Aram ay naglalaro with the intention of hurting on purpose and spitting on faces. Nabigla at nagulat rin ang mga PBA fans sa mga nagliliparang balita na susunod na raw sa Japan B-League sina Japheth Aguilar, Christian Sandhardinger, and now Robert Bolick, not to mention two TNT players na naglalaro ngayon sa finals na sina Roger Pogoy and Troy Rosario.